Hello everyone, good afternoon. Welcome to Joe Life in the Philippines. Balikan ko muna sandali itong buwan. So, Trinidad. Tinitingnan ko yung mga tanim. Dalaw ko dito. At yung trabaho. Yeah, timbulaklak talaga karon sa mga favorite kong mga bonggabilia. Kaso ang sobrang init. Sobrang init, kaayos tanan. Bulaklak na sila. Seasonal. Yung mga maliit, buhay na. Puntahan kong kuan ang kanilang trabaho nila ni diyan sa kuan. Pasyalan muna natin yung palayong kuan. Pasyalan muna natin yung mga bugabilya. Grabe talaga. Kanindot. Kanindot sila oh. Yan si Ma'am Gina Radin-Ani. Ang ganda. Ito yan kana siya mamulaklak po nagdaghan. Ito. Pag makakuan ka ng maraming mga buwak, ay ka-press ko sa mukha. Kuan. Isla! Uy! Saan mo ka na? Ang mga din naglubog. Purti mga inita. Gusto mo diha? Nabisan pa man sa pag-init. Gusto, kailangan talaga magkuan. Gini siya lahi. Gini siya oh. Pino siya ng buwak. Uy, di mag-away ha. Bunal ron. Yan. Finish na usa kapunuan. Yan. Oni akong gusto. Kalipay na ko magtanaw sa mga ganito nga kuan. Mga kuan. Laklak. Na dami nila. Inlot siya ba? Okay. Basa lang takadiyot. Sa mga kuan. Flower garden ni Ma'am Elsa. Good morning, Ma'am Elsa. Good morning po, Ma'am Jean. Pili siya mo 360. Na po ni sila lain-lain color. Kini siya tan. Kini siya mamuna. 360. Then, kini po siya. Lai po siya color. Yun. Nato tagas ng kahoy dari gini siya napanindutan pag kuan niya yung makusog ang ulan ibunuhan na mo to siya but karon ay okay layak yung ibang kuan tungod sa kainit ang sambag nako. Grabe yung mga talong. Ngko. Okay. Asalta. Yung kurinti da rin. Nagkatayid. Labo na. Apong mga upo. Mura lang ang kilo sa upo. Tag 8 pesos yata yun. Ay yung mga saging dyan oh. Ito yung sitaw dati, patay na. Wala na siya. Kaya, ari napunta sa kabilang kuan. Punta tayo sa kabilang area. Dahil dito, bagong nalinis. Ito siya. Huli ito siya. Nahuli dahil kuan. Pagpatraktor namin yung last week. Kuan ni siya may hindi siya mapwede dahil may mga kawayan dito nga area
ano siya. So, sakto, ang pagtaktor nito, yan yung init ng niinit. So, napatay ang sagbot. Damo. Matay yung mga damo. Ang bagong ano na naman dito sa Suom, kining pagtanim ng dragon fruit. So, kasi yung dragon fruit, pwedeng pag-export or mahal din ang kilo o sayang din kasi yung area. At try namin kung maging kung ano rin mga dragon fruit dito. Kaya salamat naman. Nakikita ko yung damo. Napatay na. Kung inulan pa to, naku po. Buhay. Ito yung kuan, dragon fruit na porma. Ginawa nila ni Perry. So, temporary muna. Meron siyang... Good morning, Ma'am Elsa. Ang una, nilagyan niya ng fence. Haligi, baga. Then, ang iyahang kuan. So, manibakos. So, una, kailangan mo ng maraming kawayan. Kuara siya. Mga ganitong space. Okay, kasi kahit ganito lang yung inches niya, okay lang dahil kuan eh. Pag lumalaki na sila, temporary lang muna tong kawayan kasi dapat tubo yan siya. Ay, bali ang mga dragon fruit maliit pa. So, abangan nyo ang aming pagtatanim ng dragon fruit. Thank you. Thank you, Ma'am Elsa. Salamat din kay Ma'am Elsa dahil kumuha din siya ng kasama ni nagdagdag siya ng tao dito para sa makatulong din. Tapos yan. So, ito kung yung size niya. So, bawat isang puno, side is isang pirasong dragon fruit. Then, kuan. So, ang ganda pagkagawa nila ni Perry, oh. Kasi si Perry, binigyan lang siya ni Ma'am ng itsura kung anong gagawin. Nagawa niya agad. So, tingnan natin. Para din makita ni Ma'am. Kailangan lang dito nagkuan taga lang talaga pero palagay ko pwede na pa din siguro yung space niya pero kung magdagdag pwede rin pero mas maganda yung ganito unique tingnan unique bali ang itsura niya pahaba pababa dahil dati kasi, nagtanim kami ng watermelon pa ganun. Kaya mas gusto namin yung papunta sa baba dahil in case pag may tubig kuan papunta lang sa baba. So, ito siya almost kuan to. Kuan na nine to seven kalimutan ko ayan siya ayan haba na hanggang doon so ito yung bagong project namin sa Suom kaya bumili ako ng dragon fruit last week para yan ako dito itanim. Tapos, mandali mo lang itanim yung dragon fruit. Ang pag-ready lang talaga sa kuan, ganito. Pero, believe talaga ako sa aking darling, yung husband na mabilis magtrabaho. Kaya, ganun siya. Alam. So, galing pa kami sa bukid. Kaya, nagpakuha lang ako dahil dinalaw ko yung trabaho dito.
So dito din maganda rin pag-attractor dahil na parang ready na ba, ready na yung kuan. Yan. Maganda siya pagkatrabaho ba. Dito. Yan, so ang dulo pa to. Dulo. Hanggang pag makapasok tayo. Pila to ka eh, kuan. Hana. So, in case pag makuan na yung dragon fruit, mamunga or ano, para di siyang sitaw style na may kuan sa gitna. Daanan. Kaya ito, paganda. Mas lalo siguro ang pintalan ito. Hindi. Magastos na. So, ito. Ito yung space na dadaanan pag punta ka lang sa gitna. Maramitas ka. Very nice. First time ko ito na-apply dito. Na ganitong itsura sa dragon fruit. Maraming mga proseso. But ito yung pinaka, hindi siya para makatipid ka ba? Pero depende. Kasi para makatipid din talaga. Kasi itong bamboo, medyo tagal-tagalan din to. Then palitan lang to siya ng kuan. I think mga G-pipe ng haligi niya. Ay hindi, maliit lang dito pala. Para doon lang yung dragon fruit. Doon lang sila tataas. Babagsak lang yan sila. Dito banda. Ganda pagkagawa. Para kang pag maglakad ka dito sa gitna, parang nasa ka, nasa ano ka, nasa isang park. Ganda. Unique. Parang nasa pasyalan tayo nito pag matanim ang dragon fruit tapos tutubo siya. Ang dragon fruit kasi gusto nilang mainit na mainit. Lalo na pag ganito, gusto nilang ganyan. Yan. So dito na naman tayo sa kabila. Ganon din. Ang space na one. Maganda talaga tingnan. Ako o siyang kuan ano, agiananan. Ha? Okay na yung agiana, no? Okay. Pwede na rin agiana, may unique. Parang kung magkuan dito, ba? So, sakto lang yung daanan niya. Tapos meron pa doon, sa dulo. Guwapo, dudong. Ang simple lang siya, tinali lang siya ni Piri ng kuan, nylon. Kailangan dito sa pagtrabaho nito, matyaga ka talaga. Meron kang kuan ba, tinali lang niya to. Tapos yan, ito, parang wala lang nangyayari sa kanila. Nayugo lagi daan ni Pang. Asa man ang kabaw? Ay, thank you Lord. Anong itong kahoy na ito, napakaganda. Nagdala siya ng landong. Tapos may chocolate hills kami dito. Hindi na namin yan pinakailaman. Ano, napaka yun, ganda. Mas lalo maganda yan pag lagyan ng dragon fruit simulan pagtanim. Kaya may ano na pa ako. Asa si Jan Janan? Si Jan. Hello, good morning. Good morning. Pila na kakuhayan inyong nagasto ani nan? Okay. So, siguro naabot na yung kuan. Katong una, 68. Yaka to? Awa pa nilabot. Ipa o dyanan. Ipa, kaya to ng kuanan. Bayran.
bilangin niyo ba? Tumas ito din yung mga itong mga kuan na to. Yung kawayan na to nga bamboo na yellow. Ganda to. Magdala ako nito sa kuan, Burgos. Ilagay ko sa bukid at ilagay ko dun kay Mama Ray. Dahil ito yung mauni siyang pinahinanap ko. Ilagay ko na ako pakuha ko ng tuon. Ito kasi siyang bamboo, kumbaga may papagawa ka. No need na mag color kasi color na talaga. Pero meron na kaming nakabuhay na kami doong isa. Hi Jan. Nakabuhay na kaming isa doon. So meron na kami ganito. Ayun na. Nga ba, yellow. Mas nindot ni sa tanahon. Nindot na sa tanahon kay yellow. Oo. Si Jan is kapatid ni Nika. Ano na trabaho. Masipag din to siya. So balikan na itong atong mga ang kanilang mga kuan. Itong tanaw na tingnan natin yung ginagawa ni kuan ni Jan. So Jan is kapatid ni Nika. Kasi marami kaming Jan. Sa dyan na trabaho sa bukid. Dalawa. So, mauni siya. Ito yung forma sa pag-sa dahil itatali na nila ni Perry. Ayan. Okay. So, pila ka buok dong? Oh, 212. Then, kini, wa pa na siya apel, kini. So, pa yung apel siya. Okay, thank you. Ang katong yelo dong, usahon gito siya lugar. Na dyan. Isara ka linya? Para guwapa sa tanawon. Pero kung di na kaya dong, dato ra ubos. Dato lang. Para di magbalhin-balhin kay kapoy na. Mag-yelo? Itong dato, pikas. Preparation namin to sa pagkuan. Dragon and dragon fruit. Sumala, malayo pa. Wala pa miss kalahati doon sa dulo. Bali, ano lang to siya. Pakunti-kunti. Tinitingnan lang yun kung gaano ka. Kuan yung mga kawayan. Mga kahoy. Kawayan ba? Si Bihir, anong kawayan dito? Nihit. Walang gaano kawayan dito sa Zoom. Ito siya binibili. Ito siya ni ma'am. Binibili. Ang ganda tingnan pag kuan, malang damo. Dili ba kuan, dili ba labong lung ba? Labong nga lagi ani dyan. Kuni aging oh, mga siguro 2 weeks na taron, 3 weeks na nga gi kuan eh, gi traktor. Karon, patay jud ning kuan kay init man. Landong dito. Minsinitas na siya, Nan. Merong area dito na malaki sa kabila. Kasama to sa dito. Kaso, ilang taon na. Hindi pa to nila, wala malang natanim-tanim. Sayang ang lupa. Kahit saging, walang saging. Okay, okay dong. Okay, walang problema. Saging. Nilutas sa germelina karon. Ay, grabe ka green. Dito, limit lang yung kahoy. Germelina, ilan lang puno. Pero sa bukid, grabe ka daghan. Sila muna. Looking update today. So, yan ang kuan na yan. Kawayan. Yan ang yelo. Ay, balibuo din na sa dong dyan. Di na sa tungaon? Okay.
Hindi nila matiin. So, tingnan natin pala. Maganda yung hindi makakuan dahil matagal siya masira. Pero yung yellow na yan, matibay na yan ang kuan, kawayan. Basta matanda na. Okay, daan na radong. May ni sila bandaan eh. Tuwa niya ng sunugon. Para walang kuan, walang matira di ang mga. Adari dong nindot siya tanahon. Na, duha-duha din na dyan. Okay. At bang mo eh. Sige, kaya ito lang taon karon. Sayuhan nagtugway o kabaw ni Kuan. Uy, manang. Sayuhan mo lang. Unang kuan ko sa aking sa forma sa dragon fruit. Tapos sa kuanon pa yun. Hatiin pa yun siya.